Ayun po si Darna, bumabalik siya sa atin. Madaling sabihin na babalik na ang lahat sa normal. Pero ano ang normal? Iba-iba ang normal sa bawat tao. Ang importante, hindi tayo magpatalo sa mga pag-uugali at pag-iisip na nagdala ng mga dating problema. Kaya imbes na normal, ang hinahangad ko ay ang matiwasay at maligayang buhay para sa lahat ng tao. Gasgas na ang kasabihan, pero kaagibat ng kapangyarihan ay malaking responsibilidad. Ito ang pasan ng bawat extra. Ang pagiging extra ay hindi isang sakit, kundi isang realidad. Dahil sa naimbento ni Lolo Rolando, ang bawat extra ay may sariling pagpasya ng realidad nila. At kapag inabuso ng kapangyarihan, nararapat lang natanggalin na ito sa kanila. Ang kapangyarihan ay hindi masama o mabuti. Nasa kamay yun ang taong tumataglay ng kapangyarihan. Lahat tayo ay may kakayahang pumili sa mga desisyon natin sa pang-araw-araw na buhay. May kapangyarihan man tayo o wala. Sigurado ka na ba? Simula nang dumating ako dito sa digdig niyo, wala akong gustong gawin kundi tapusin ang utos ni Borbo. Yun ang naging mundo ko. Aminin ko rin sa inyo, naghagad din ako ng kapangyarihan. Naging masama ako dahil doon, nakapatay ako ng inosente at may 2 batang naulila. Ngayon kahit anong gawin kong tama, hindi ko na mabayaran yung pagkakamali ko. Ngayon, patay na si Borgo. Nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Pero paano kayong dalawa? Paano yun sa nanay niyo? Patagal mo na napagbayaran yung kasalanan mo. Hindi na natin mababalik yung nanay namin. Pero isinabuhay mo naman ang laban niya, Claudio. Dahil sa tulong mo, nailigtas natin ang buong mundo. Salamat. Maraming salamat. Wala ako sa posisyon para hingin ito sa inyo. Pero sana pagbigyan niyo ako. Gusto kong maging malaya sa sakit na kahahantungan ng buhay. Pero makakalimutan mo lahat. Hindi lang yung masasama, pati na rin yung masasaya, pati magaganda. Eh, siguro ang parusa ko din. Yung nakabayaran. Sige na. Gawin mo na.
dapat, Master. Hanggang sa muli. Lika, tayo'y tatako sa di pa nagtaratnan. Kahit singlalim ng mga karagatan. Handa ka bang iwanan itong ating mundo? Sang huling sulyap, tapos tayo'y tutungo. Ate. Para sa'yo. Binigay sa akin ni Kuya Brian yan bago siya pumunta sa huli niyang misyon. Narda, kung binabasa mo to, ibig sabihin hindi na ako nakauwi sa'yo. Pasensya ka na. At hindi ko natupad yung pangako ko. Saka ko nagsususuot. Eh bakit? Ano ba yung trabaho mo? Boyfriend? Bakit na nakitang busog? Busog na rin ako. Hindi pa ako busog eh. So, donut. Dito sa puso ko. Bibigyan ko sa'yo. Kailan mo? Bibigyan ko sa'yo. Binili ko pa to. Tingnan mo. Mahal na mahal kita, Narda. Pwede ka ba sumama sa akin bilang date ko sa ball? Harap pa rin ako nga nag-inip. Kinakailangan ko itaya yung buhay ko para makasama kita, gagawin ko. Mahal na mahal kita, Narda. Matagal ko nang gusto ibigay ito sa'yo. Sana, paminsan-minsan, kapag nakikita mo ang singsing na yan, naaalala mo ako. Pinakamamahal kita sa buhay ko, Narda. Ang layo ng narating mo, bilang isang mandirigma, at bilang si Darna. Maraming nawala sa akin. Marami akong sinakripisyo para mapunta ako dito. Pero marami akong natutunan. Marami akong nakilalang kakampi sa gitna ng laban na to. At isa ka sa pinaka-importante na kilala ko Luna. Wala man si Nanay. Pero ramdam ko na nandito siya. Nang dahil sa'yo, Luna. Magkalayo man tayo. At kahit hindi tayo magkadugo, mananatili tayong magkapatid. At mananatili tayong anak ni Zora. Mga pinuno, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang anak ni Zora. Ang bagong protektor. Nagtagumpay ka sa mission mo. Tunay kang anak ng magiting na mandirikman si Zora. Matapang at maaasahan, nararapat kang maging protektor. Maraming salamat sa mga sakripisyo mo. Dahil sa ginawa mo, naligtas mo hindi lang ang mundo mo, kundi ang buong kalawakan. Ang tahanan ng bato ay sa Marte. Pero dahil ang daigdig na ito ang tahanan mo, mananatili ang bato dito kasama mo.
Maraming salamat ho. Ang kapangyarihan ng bato ay hindi lamang para sa Marte, kundi para sa buong kalawakan. Kamusta ka? Nakagawa na ng serum para sa akin si Dr. Villalobos. Mas malakas daw kesa sa serum na binibigay niya sa iba. After all, I am the first extra. Kapag tinanggap ko tong serum na to, mawawala na si Valentina. She will be gone. Forever. Kailanman, hindi ako nawalan ng pag-asa na babalik ka. Na mababawi rin kita kay Valentina. Narda, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang babalikan ko pagkatapos ng lahat ng to. Hindi pa huli ang lahat. Pwede kang maging kahit anong gusto mo. Basta mananatili pa rin akong kaibigan mo. Wala na si Borgo. Mula ngayon, lahat ng gagawin mo ay nasa sayo na. Sarili mo ng desisyon kung magiging masama ka o mabuti. Si Narda. Pwede pa rin akong maging kahit anong gusto ko. Tayo ang pumipili ng ating kapalaran. Tayo ang pumipili kung magiging mabuti tayo o masama. My life is still my choice. Pinipili kong maging Darna, protektor, mandirigma, tagapagligtas. Pero mananatili din akong Narda, anak, apo, kapatid, kaibigan. Miss Vanguardia, naka-ready na ang serum mo. Wala akong pakialam kung magiging masama ako. I choose to be free. Hindi ako mabuhay ng simple. Kasama ang mga mahal ko sa buhay. Pero patuloy kong pipiliin ang tama. Kahit mahirap. Hindi dahil anak ako ni nanay. Kung dahil ito ang nakatadhana sa akin. Kundi dahil ito ang buhay ko. Ito ako. Kailangan mong maging handa. Dahil may paparating na malaking panganib. Lagi niyo akong maaasahan. Ako, si Darna.